Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe. I-hit ang notification bell. I-like at i-share ang video na ito. So ayan, paalis na kami. Papunta na kami ng Hinugtan Beach. Nakisama yung panahon. Ayan o. Ako na pabalik. Anong oras tayo? Anong oras yung balik natin? Mga siguro mga 1 na lang. 1:30, oh, ganun. Ano lang naman eh, 15 minutes ride lang naman eh. Oo. Diba? Para makaabot tayo dun sa Parao. Sige. No? Mga alauna po. Alauna. Salamat po. Hindi lang, ma'am. So kung kahapon sana, umayos yung panahon, umalis kami ng umaga, sana nag-overnight na lang kami, tapos umuwi na lang kami ngayon. Eh kaso lang, ang lakas talaga ng ulan kahapon, tsaka wala ngang kuryente. Dahil may rotational brownout pa rin dahil nga sobrang naapektuhan sila ng bagyong Ursula. Thirty minutes lang from the airport, Katiklan Airport, sa Godofredo. Andito na kayo. Meron mga pag-check-in nandito. So wag nyo nga lang i-expect na ano, yung parang malaburakay ang check-in ng dating. Mga ano lang, mga kubo, ganyan. Pero okay na din. Kasi tingnan nyo naman o, ganyan-ganyan din ang dagat sa Boracay. Ganyan-ganyan din kalinaw. Sarap sanang puntahan yung loob, kaso nga lang baka may walu-walu. Yung walu-walu guys, yun yung ano, yung sobrang makamandag na ahas tubig. Na kapag natuklaw ka, ilang minuto lang, patay ka na. So kung pupunta kayo sa mga gantong area, ingat lang kayo. Hindi naman sila nananakit ng tao kung hindi nyo sila gagambalain. Siguro alam ko na kung bakit siya tinawag na Hinugtan Beach. Kasi kung mapapansin nyo, ito, itong parte na to, pataas siya. Tapos doon, dito, flat na. So, siguro pag nag-high tide siya, yung tubig umaabot hanggang dito. Kaya, ang nangyayari, lumiliit yung shore niya, yung dalampasigan niya. So, kaya siguro tinawag na Hinugtan Beach kasi Hinugtan, it means sa aklanon, sa lingwahe nila, sinikipan. So, kaya siguro tinawag na Hinugtan, sumisikip yung shore kapag nag-high tide. Kung alam nyo kung bakit ito tinawag na Hinugtan Beach, comment down below.